Nagsimula ang pelikula sa isang matanda na may kulay abong buhok na nakatayo sa harap ng bintana. Doon, nakita niya sa ibaba ang isang gang ng mga thugs na sinisira ang isang nakaparadang sasakyan. Hindi nagtagal, dumating ang may-ari ng kotse upang alamin kung ano ang nangyayari, ngunit walang awa siyang pinagbubugbog ng mga kalalakihan. Kalaunan, bumagsak ang may-ari at namatay. Sa apartment building na ito nagaganap ang iba't ibang mga kriminal na aktibidad gaya ng pagbebenta ng droga, pagpatay, human trafficking at pagnanakaw. Pinapabayaan lang ng mga residente ang kanilang mga masasamang gawain at hindi nagrereklamo dahil sa takot. Nang masaksihan ang nakakapangilabot na pangyayaring ito, walang naging ibang choice ang matandang lalaki kundi ang tumayo at panoorin ang krimen. Hindi siya lumalaban dahil ipinangako niya sa kanyang asawa maraming taon na ang nakakaraan na sa sandaling alisin niya ang kanyang military uniform, lalayo siya sa kahit na anong gulo at igugugol ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa katahimikan. Lumalabas na dating isang senior officer sa Royal Marine si Harry Brown. Sa kaunting pensyon, nagretiro siya sa army at nanirahan ng mag-isa sa isang apartment malapit sa squatter. Araw-araw siyang naglalakad papunta sa ospital para makita ang may sakit niyang asawa. Bagamat parang gulay na ang kanyang asawa, patuloy siyang binibisita ni Harry araw-araw. Kalaunan sa araw na yon, pumunta siya sa isang malapit na bar upang uminom, makipag-usap, at makipaglaro ng chess sa kaisa-isa niyang kaibigan na si Leonard. Nang gabing yon, nakatanggap si Harry ng tawag mula sa ospital at pinaalam sa kanyang nasa kritikal ng kondisyon ang kanyang asawa. Kahit na bumubuhos ang ulan, bumangon si Harry at nagtungo sa ospital. Kailangan niyang tumawid sa pedestrian crossing, ngunit natatakot siyang makasalubong ang mga thugs sa lugar. Dahil dito, mas pinili niyang tahakin ang ibang daan. Pagkarating sa ospital, nabigo siyang makita ang kanyang asawa sa huling pagkakataon at umiyak dahil sa pagsisisi. Kinabukasan, labis siyang nalulungkot habang inililibing ang kanyang asawa. Ngayon, si Leonard na lang ang natatanging tao na pwede niyang makasama at parati silang naglalaro ng chess sa may bar araw-araw. Habang nag-uusap, pinayuhan siya ni Leonard na umiwas kay Sid, ang lalaking may-ari ng bar, dahil nagbebenta siya ng mga iligal na baril at puro lang gulo ang naidudulot niya. Gayunpaman, hindi nakatitiyak ang dalawa kung ito ay totoo o hindi. Pagkatapos nito, sabay silang pumunta sa banyo. Ipinahayag ni Leonard ang kanyang takot, dahil nagtapo ng basura sa kanyang mailbag ang mga thugs at dinuraan pa siya. Sobra na ang kanilang ginagawa, at naglabas siya ng isang kutsilyo mula sa kanyang coat. Napansin ito ni Harry at sinubukang pigilan ang kanyang kaibigan, at sinabing sasamahan niya siya sa istasyon ng pulis. Gayunpaman, sinabi ni Leonard na nag-report na siya sa pulisya, at kikilos lamang sila kapag meron ng namatay. Kinagabihan, may nagsunog ng tambak ng plastik sa harap ng bahay ni Leonard. Nagising siya sa usok na mabilis na pumuno sa silid. Nahirapan siyang tumayo at kaagad na pinatay ang apoy. Pagkatapos ay nagmamadali siyang lumabas sa pinto, huminga ng malalim, at sinigawan ang mga kabataan sa labas. Kinabukasan, dumating si Detective Alice Frampton at ang kanyang partner sa bahay ni Harry, at sinabi sa kanya ang masamang balita. Namatay si Leonard sa may underpass kagabi, ngunit hindi matukoy ang pagkakakilanlan ng umatake at iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente. Sa sobrang galit, hindi na napigilan ni Harry ang sarili, at nalulungkot siya dahil hindi niya nailigtas ang kaibigan. Gayunpaman, nahanap ni Detective Alice at ng pulisya ang apat na sospek sa pagpatay kay Leonard. Ang isa sa kanila ay ang gangster na si Noel, na pinasabihan ang kanyang tiyuhin na kumuha ng abogado. Kaya naman nang questionin sila ng mga pulis, lahat sila ay nagsabi lang ng parehong bagay. Hindi lang nila ininsulto ang dalawang pulis, kundi binalaan din silang mag-ingat sa kanilang kinakalaban. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, sa huli ay pinalaya din ang mga thugs. Samantala, mas lalo pang naging malungkot si Harry kaysa ng dati, ngayong wala na siyang makakasama sa pag-inom o makakausap man lang. Sa sama ng loob, naparami ang pag-inom niya ng alak sa bar. Inilabas niya ang kanyang wallet at binayaran ang kanyang inumin. Lingid sa kanyang kaalaman, isang adik ang nakatingin sa kanya. Kalaunan, naglakad siya pauwi sa may tabi ng ilog at nang makarating siya sa ilalim ng tulay, lumabas ang adik mula sa dilim na may hawak na kutsilyo at inutos na ibigay ang kanyang pera. Sa pagkagulat, hinawakan ni Harry ang kabilang kamay ng magnanakaw at itinusok ang kutsilyo pabalik sa kanyang dibdib. Tiniyak ni Harry na walang nakakita sa kanya at kaagad na naglakad palayo.
Kinaumagahan, muli siyang binisita ni Alice at binigyan siya ng update sa kaso ni Leonard. Narecognize niya din ang military status ni Harry matapos makita ang kanyang litrato at medalya mula sa kanyang serbisyo sa Marine Corps. Ipinaalam niya sa kanya na sa pinangyarihan ng krimen, nahanap ng mga investigador ang isang antigong army knife at meron itong mga fingerprint ni Leonard. Pinaalam ni Harry na alam niya ang tungkol sa kutsilyo at iginiit na ginamit lang ito ni Leonard upang protektahan ang kanyang sarili dahil wala namang ginagawa ang pulisya. Sinabi ni Alice na gagamitin ito ng abogado ng kabilang panig at sasabihing napatay ng killer si Leonard dahil sa self-defense. Pagkatapos nito, inilabas niya ang kanyang mga gamit at kinuha ang isang trinket at isang military knife na ibinigay ng kanyang asawa. Kinagabihan, nagsimula siyang gumawa ng kanyang plano ng paghihiganti at sinundan ang isang drug addict sa kanilang hideout. Upang hindi paghinalaan, sinabi niya sa kanilang bibili siya ng baril upang patayin ang mga kalapati sa kanyang bubong. Pagkatapos nito, dinala na nila siya sa courtyard at ito ay punong-puno ng mga marijuana. Pumasok si Harry sa marumi at madilim na interior. Sa sopa, nakahiga ang isang high na babae na tinurukan ng kung ano. Bukod dito, nakita niya din ang isang video ng pananakit sa kanya sa telebisyon. Sa sobrang galit, kinuha niya ang baril na nasa lamesa, dahan-dahan itong kinargahan, at inatake sila ng kutsilyo at baril habang hindi sila nakatingin. Pagkatapos nito, dinala niya ang babae sa nakaparadang sasakyan. Bago umalis, kinuha niya ang isang bariles ng gasolina at pagkatapos ay sinunog ang buong gusali. Inihatid ni Harry ang babae sa malapit na ospital at naglagay ng napakaraming pera sa damit ng dalaga. Pagkatapos ay bumusina siya ng malakas at umalis na sa lugar. Kalaunan, ginamot na ang babae at natuklasan ng mga medic ang maraming pera sa kanyang damit. Hindi nagtagal, dumating si Alice at ang kanyang katrabaho sa ospital. Naghinala ang babae na merong mali sa mga nangyayari dahil hindi sasaktan ng mga normal na kriminal ang isang babae at pagkatapos ay ihahatid siya sa ospital. Samantala, pumunta si Harry sa simbahan at inilagay ang natitirang laman ng bag sa donation box. Pagkatapos nito, pumunta siya sa sementeryo upang magpaalam sa kanyang pamilya. Ngayon, sisimulan na niya ang kanyang plano ng paghihiganti. Nang dumating ang gabi, dumungaw siya sa bintana at pinagmasdan ang mga thugs sa ibaba ng apartment. Sa huli, nakakuha siya ng pagkakataon para patayin ang isang dealer at dinukot ang kanyang kasama. Pagkatapos ng pagpatay, dinala niya ang isa sa mga thugs sa isang tagong silid upang questionin siya. Kumuha si Harry ng leather pipe at inutusan siyang umamin sa krimen. Inilarawan ng gangster ang nangyari at iginiit na inatake sila ni Leonard ng gabing yon gamit ang isang kutsilyo, ngunit binugbog siya ng kanyang mga kasamahan. Isang lalaking nagngangalang Noel ang pumatay kay Leonard gamit ang sarili niyang army knife. Pagkatapos nito, iniabot ng thug ang video na kanyang ni-record kung saan sinaksak nila si Leonard gamit ang kutsilyo at inihian pa siya sa mukha. Nang makita ito, galit na galit si Harry sa paraan ng pagkamatay ni Leonard. Pagkatapos, ikinadene niya ang lalaki at dinala siya sa underpass na parang aso. Lumalabas na naroon din sa may underpass si Noel at ang isa pang thug at tila kinakabahan sila sa nangyayari. Sa isang shootout, napatay ang nakataling thug ng kanyang dalawang takot na kaibigan. Hindi nagtagal, pinatay ni Harry ang isa pang thug, ngunit sa kasamaang palad, nagawang makatakas ni Noel. Nahirapan si Harry na makipagsabayan sa binata at kalaunan ay naubusan siya ng lakas. Bago himatayin, itinapon niya ang kanyang baril sa may ilog. Kalaunan, nahanap siya ng mga pulis at dinala sa ospital. Dumating din doon si Detective Alice at ang kanyang partner upang mag-imbestiga, ngunit sinabi ng doktor na nahihirapang huminga si Harry at hindi siya makakasagot sa mga tanong ng pulis. Gayunpaman, na-detect ni Alice ang amoy ng gunpowder sa kanyang jacket. Bumalik siya sa istasyon ng pulisya at ipinaalam sa hepe ang kanyang mga pananaw at hinala. Hiniling niya na mapasuri sa gunpowder ang damit ni Harry, ngunit hindi naniniwala ang chief na magagawa ng isang matanda ang mga magkakasunod na pagpatay na ito. Dahil sa kamakailang kaguluhan sa lungsod, walang oras ang hepe para sa kanyang mga suhestyon at sinabihan si Alice na bitiwan na ang kaso ni Leonard. Sa sumunod na eksena, makikita ang puwersa ng pulisya na nakikipaglaban sa rebelyon sa lungsod. Mabilis itong naging riot, kung saan pinagbabato ng mga tao ang mga pulis ng mga bato at bomba ng gasolina, at sinira din at sinunog ang ilang sasakyan sa lugar. Samantala, nang magising si Harry sa silid ng ospital,
Agad siyang tumayo at tinanggal ang mga nakakabit na tubo. Sa kabila ng bili ng doktor, mabilis siyang lumabas ng ospital dahil hindi pa siya tapos sa ginagawang paghihiganti para kay Leonard. Sa kabilang banda, natuklasan ni Alice na umalis si Harry sa ospital nang walang pahintulot. Nakatitiyak siyang pupuntahan niya si Noel, kaya sumugod sila ng kanyang partner sa riot area. Gayunpaman, mas lumala pa ang kaguluhan, at si Alice at ang kanyang partner ay inatake ng mga thugs habang papunta sila sa may squatter area, at naibangga ang kanilang sasakyan. Nasugatan ang kanyang partner sa ulo, at ang parehong detective ay nakulong sa loob ng sasakyan. Sa kabutihang palad, dumating si Harry sa tamang oras. Tinulungan niya ang mga detective at pagkatapos ay dinala sila sa bar ni Sid. Nang makita sila ni Sid, sinabi niyang tatawag siya ng ambulansya at kaagad na umalis. Sa loob ng bar, napansin ni Alice ang baril sa sinturon ni Harry at nakumpirma ang kanyang mga hinala. Sa puntong ito, napagtanto ni Harry na alam na niya ang katotohanan. Sinabi niya kay Alice na ang mga masasamang thug na ito ay ginawang libangan ang pagpatay sa mga tao, kaya dapat silang maturuan ng leksyon. Gayunpaman, sinabi niya kay Harry na kung papatayin niya si Noel, papatayin siya ni Sid dahil si Sid ay tiyuhin ni Noel. Nagulat si Harry sa sinabi ni Alice, at tila tama nga si Leonard, nang sabihin niyang puro lang gulo ang naidulot ni Sid sa kanilang buhay. Ilang sandali pa, pinuntahan ni Harry si Sid na may dalang baril, at nagulat siya nang makitang nagtatago din doon si Noel. Alam ni Sid kung ano ang nangyari kay Leonard, at sinabi kay Harry na hindi naman si Noel ang pumatay sa kanya. Gayunpaman, ibinigay ni Harry ang teleponong naglalaman ng video, at sinabing pinatay ng mga thugs si Leonard at kinunan pa ang buong kaganapan sa telepono ni Noel. Sa sandaling yun, nagsimulang makaramdam ng pagkahilo si Harry, at lumapit si Sid na tila nag-aalala sa kanya. Maingat niyang kinuha ang baril ni Harry, ngunit pagkatapos nito, kaagad niyang sinuntok si Harry sa tiyan. Nang marinig ni Alice ang pagsigaw ni Harry, agad siyang tumawag para humingi ng backup. Sa kasamaang palad, nilapitan siya ni Noel at inatake siya. Dinala ni Sid si Harry sa labas ng silid at binugbog din siya. Pagkatapos nito, pinagalitan ni Sid si Noel nang kunan nila ang pagpatay sa isang tao, at balak niyang itapon sa kalye ang mga detective at si Harry, para magmukhang namatay sila sa riot. Ngunit bago ito, kailangan nilang patayin sila, kaya inilagay ni Sid ang kanyang kamay sa ilong at bibig ng lalaking detective hanggang sa huminto ang kanyang paghinga. Pagkatapos, sinubukan ni Noel na gawin ang parehong bagay kay Alice. Sa kabutihang palad, nagising si Harry, inilabas ang baril sa kanyang medyas, at binaril si Noel, na kaagad na ikinamatay ng binata. Nang mapansin ito ni Sid, binaril niya si Harry sa balikat, at lumapit at itinaas ang kanyang baril para barilin si Harry sa ulo. Nang hindi nagpapakita ng anumang takot, sinabi ni Harry na magpaputok na siya. Sa sandaling yun, napansin ni Sid ang dalawang pulang tuldok sa kanyang dibdib at agad siyang pinatay ng mga sniper. Sa huling eksena, nabunyag na nalipol na ng pulisya ang kartel ng droga at masasamang puwersa sa lungsod. Sa huli, makikita si Harry na naglalakad sa magandang damuhan. Ang daanan, na dating natatakpan ng mga graffiti, ay muli nang napinturahan. Ikinatuwa ito ni Harry at tahimik na pumunta sa bangketa at underpass, na sa wakas ay tahimik at ligtas na ngayon. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng dalawang beses ang dislike button para lang makasiguro.